Kapit, welcome back to our YouTube channel. Ito ang mga sangkap sa paggawa ng Pickle Express, mga kapit. So, kailangan natin dyan ng kasim, yung ating sibuyas, yung ating fish sauce or patis, yung ating ginger na pampawala ng lansa, yung ating green chili, na yan yung magpapaanghang doon sa ating Pickle Express. Yung ating laurel also na pampatanggal ng lansa, garlic, and yung ating chili, red chili, optional to mga kapit kung gusto yung pa ng added spice or spicy doon sa inyong Bicol. At of course, yung ating salt na pampatanggal. At ang ating bagoong alaman mga kapit, yung ating gata na una at pangalawang gata. So, ito mga kapit ay frozen kasi kahapon ko pa ito binili at nilagay ko sa freezer para hindi siya masira agad. So, ayan na mga kapit at atin ang simulan. Una mga kapit ay pakukuluan muna natin yung ating karne. Kasi importante dyan na malambot na yung ating karne para pag nilagyan natin yung final gata ay mas creamy. So, ayan. Mga kapit, ilalagay na natin yung ating pangalawang gata. Yun yung hindi puro. Ito yung gagamitin natin na pampakulo doon sa ating karne para lalong mas lumubot. At maglalagay na rin tayo ng laurel doon sa ating sabaw para mawala na yung lamsa. So, ayun mga kapit, hintayin lang natin yan na matunaw. At hintayin din natin yan na lumambot para mas ready na tayo sa ating susunod steps. Ayan mga kapit. Mga kapit, i-check na natin kung matunaw na ba yung ating karne. Ayun. So, ayan mga kapit, hintayin pa natin yan na lalong lumambot. At ngayon, maglalagay na tayo ng ating salt para may lasa na yung ating karne. So, ayan mga kapit. Ayan. Ayan, haluin lang natin yan. Para may dagdag lang na lasa. So, ayan mga kapit. Hintayin lang natin yun na lumambot. And tatakpan muna natin ulit for about 5 minutes. Mga kapit, yung ating pinakuluan kanina na karne. So, iset aside muna natin yung mga kapit at magsisimula na tayo mag-isa sa ating mga sangkap. Ayun mga kapit, maglalagay lang tayo ng konting mantika doon sa ating pan para sa ating gisa. So, ayan. Tapos mga kapit, isusunod na natin yung ating luya. Ayan, pag medyo okay na yung ating luya, isusunod na rin natin yung ating sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Tapos mga kapit, yung ating bawang. Ayan.
Tapos pwede na natin ilagay yung ating alamang mga kapet para igisan muna natin yan para mas mabango yung ating Bicol Express. So maganda talaga mga kapet na kapag bumili kayo ng alamang sa palengke ay gisahin nyo muna para mas mawala yung langsa o di kaya yung amoy. So yan, ready na yan. At ilalagay na natin yung ating pinakuluan kanina na kanya. Tapos mga kapit, pwede na natin ilagay yung ating sili. So, ayan. Hinalo ko na yung siling pula at siling green. Mas masarap kasi mga kapit kapag yung ating Bicol Express ay sobrang anghang. So, ayun mga kapet, takpan muna natin yan at hintayin natin yung mawala kaunti yung konting sauce or konting, makikita nyo yung konting sauce at pa-absorb muna natin yan. Saka na natin ilalagay yung ating final gata. So, ayun, takpan muna natin siya mga kapet. Mga kapet, medyo tuyo na yung ating karne, pwede natin ilagay yung ating final gata na pampakrimi doon sa ating Bicol Express. So, ayan. Haluluin lang natin yung maigil para mas kumapit yung kanyang lasa. So ayun mga kapit, takpan natin siya ng another 5 minutes and ready to serve na ang ating Bicol Express. So ayun mga kapit, creamy na and pwede na natin idagdag ulit yung ating pampalasa na patis or fish sauce. Kahit konti lang mga kapet. Ayan. Dahil maalat na yung ating bagong, konti lang nilagay ko na fish na pandagdag ng mga kapet para mas masarap yung ating Bicol Express. Ayan na siya. Luto na yan mga kapet at ililipat ko lang yan sa ating serving bowl. And ready na yan para sa ating pananghalian. Ayan na mga kapet yung ating Bicol Express. Maraming salamat po sa panonood. And see you again for my cooking session videos. Bye!